Pagkalaki-laking isda nga ni ho ang binenta sa amin mga kamangyan at ari raw ho ay nasa 5 kilo. Kaya ka ako ay ari na lang ang ngalutuin namin ngayon din sa bukid ay for the go. Bale, kanina ho pala mga kamangyan ay may nagpunta ho din at nagabenta nga ni ho na rin lapu-lapo. Akala ko nga ni ho nung una yung parang normal na isda lang baga. Abay pagkakita ko, eba parang may hirap-hirap pa rin lutuin. Aray ah. Kaya ho palang isdang ari mga kamangyan ay lapu-lapo tas galing pa ho ng sibale. Ako nga ni, aban, layo nang naabot mo ah. Halos nasa 5 kilo nga ni ho ari at ari ho ay 1,500. At dahil nga ni ho malayo pa yung pinanggalingan, kako ay bili na rin namin dahil saktong-sakto din naman para sa aming tangalian. Ay, sabi ko pa man din ho din kay paring Junior o pang ulam ha. Baka mamaya gawin pang pulutan. Ako nga. Madalang din ho pala ako makakita ng garni kalalaking isda. Gawa nga ni ho kapag ako'y namamalingke. Pagdating ho doon, gate-gate na yung mga isda. Kasi syempre hindi naman yun abenta ng isang buo. Yun ay inabenta ng mga kilo-kilo. Kaya ho kapag ako'y nakakakita ng ganyan, oh, tuwan-tuwa ho man din ako. Sa sobrang tuwa ko, gusto ko na mag-asawa. Oh, hindi! Hindi yung kasama. At tapos inahintay ko nga ni ho si tate dahil nga ni matagal-tagal pa yun, kako ay magapatunaw na ho ako na rin butter na agamitin ng mamaya. Nung una ho, hindi talaga namin alam kung ano yung luto na agawin ho din eh. Bali marami naman pwedeng gawing luto diyan. Gawa lang syempre agayat-gayatin niyan, pwedeng sinabawan, prito, inihaw, o kaya naman kung ano-ano pa. Para maiba naman ho yung luto, sabi ko, gawin na lang namin aring steamed lapu-lapo. Pero syempre with the twist, well with the twist, si tate na nga nila ang ho yung pinag-intindi namin diyan dahil siya naman yung expert. Ay, sana all. At tapang busy nga ni ho dun si tate sa paglilinis ng isda, arin naman si Kim at saka si Kuya Umpong. Ay, binuhat na ho aring lamesa, papunta ho doon sa may labas ng bahay kubo. Dun ho kasi kami magagayat ng mga sangkap na agamitin ho mamaya. Wow, kala mo talaga. Syempre ho, steam yun, dun tayo mabawi sa pinakang sauce. Para mamaya ho, kapag may naglaku ulit ng lapu-lapo, ay di alam na namin kung anong alutuin dun ay for the go. Nung nadala na nga ni ho diyan yung lamesa, arin naman nung si Kuya Bunjing, yung aming panganay, ay nag-intindi naman ho nung panggatong. Ay, mahirap na pag naubusan. Aray ah. Bali, yan ho pala mga panggatong namin na inagamit diyan mga kamangyan, ay napupulot lang naman namin ho diyan sa tabi-tabi. Hindi ho sa kapitbahay, ha? Huwag nyo kaming i-booking. Huy! Ganyan ho kasi pag maraming mga puno-puno diyan sa tabi-tabi. Mamalay ka na lang may mga tuyong mga sanga-sanga diyan na malaglag. O ay pwede na yung panggato. Arin naman nahihiya pang tumingin sa camera. Tumingin ka na din eh. Huy, sobrang arot. Ay, feeling ko 3 months ka na dyan, hindi ka pa rin tapos. Huy, sobrang tagal. Medyo nahirapan nga niyo pala si tate na tagtagin diyan yung kaliskis mga kamangyan. Kaya talagang... yung muscle ay talaga naman naglabasan. Wow, naglabasan! Sabi ko pa nga niyo din kay tate, baka gusto niya natulungan ko siya. Ganyan. Wow, nakapalakas. Pero sabi niya, wag na daw kasi lalong matagal yung gawain. Tama, ramdam ko yung pagmamahal bilang isang magulang sa isang anak. Huy! Kaya naman talaga si tate kahit dati pa pag kunyari nasa bukid, tapos gusto namin tumulong. Kami ay apagalitan pa. Dahil na ho kapag kunyari may mga handaan, tapos ay magagayat kami, matulong kami. Huwag na, umalis na kayo dyan. Kayo malay, makatagalalong gawain. Kasi syempre pag magagayat ko, oh, laglaga na, sayang yung mga ginayat dahil mali. Dati yung mga bata pa kami, sabi ko, oh, ako nang gabalat ng mangga. Tapos pag tingin ni tatay, yung laman halos kalahati na laan. Dahil syempre kasama na rin dun sa balat. So ayan, after 322 hours, oh, sobrang tagal. Dari na nga ni ho, at natapos na ni tatay yung paglilinis ho, din ni ho sa isda. Kaya ako sa wakas, pwede nang lutuin. Yung iba pa nga ni ho, na mga laman-laman niya ang isda, ay kinuha ni tatay dahil nga ni ho, alahok daw niya. Doon sa sinabawan mamaya. Talaga aring si paring Jun, ayaw nung may masasayang. Grabe naman yun. At yari tiniwahiwa ko lang ho yung isda din eh. Gawa nang syempre may abudbud tayo dyan mamaya. Wong may abudbud. Para mamaya kapag nilagyan natin ng mga pampalasa, manunuot hanggang loob. Naks naman. Para mamaya din ho kapag alutuin na ay maluluto din agad yung sa loob. Gawa nang syempre ay medyo makapal-kapal. Gawa nang pagkalaki-laki ay. Nagpainit na rin ho pala ng tubig si Kuya Dian sa tulyase. At habang inahintay ho yun, arin naman nung sina Ate Shane at saka si Nanay ay naglagay na ho nung foil din sa parang ihawan doon sa pagpatungan ho nung isda mamaya. Para syempre kapag lumambot na yung laman ay hindi man umawas-awas. Gawa nang kapag wala ho niyang foil, abay magalaglagan yun ha. Abay, sayang naman. Sabi ko pa nga yung kay Nanay at Tatay, dalhin na din yung mga agayatin. Abay, tingnan nyo naman at nagaharutan pa. Aray ah. Bago ho kasi lutuin yung isda mga kamangyan ay may alagay ho muna ng mga pampalasa doon sa ibabaw para syempre masarap. Kaya ari at nagsimula na nga ni ho akong magayat din eh. Tapos syempre nagayat na rin ho pala ako din ng parsley. Wow, parsley! Kala mo naman talaga. Bala naman ho ay alagay ko doon sa pinakang loob ng isda. Syala, may pag-ayon. Ay dinaglagay na ho ako din ng asin, paminta, arehong paprika. Tapos syempre arehong garlic powder, onion powder. Tapos areho yung tinunaw ko kanina na butter. Tapos syempre naglagay na rin ho ako diyan ng lemon. Syempre iba talaga yung asim at saka bango kapag may lemon. Medyo mahirap-hirap lang talagang pigain ari. Ah, talaga namang nanggigigil. Huy, nanggigil. After yun yung mga kamangyan ay di ahaluin lang ang ahaluin hanggang sa maging garni ang itsura. Tapos yun, pwede nang ilagay doon sa isda. Ay, for the go. Bali, ginawa ko nga niyo pala pampala sa mga kamangyan ay kinalat ko nga nila ang ho din sa buong isda. Para mamaya ho, kapag naluto na, kahit saan ka dyan kumurot, may lasa. Kamay na nga nila ang ho yung ginamit ko diyan para syempre may kakaiba pa rin lasa. Huy, hindi! Iba na yun. Siyempre malinis naman ho yan ang kamay ko para naman kayong ano dyan. Iba pa rin ho kasi talaga yung magic ng kamay. Naks, kala mo talaga!
Kwento rin mo pala na marami-rami kami dini sa bahay ko bumakamang yan. Andini si na kuya. At andito din yung mga asawa nila. Ay ngayon lang din sila makakatikim ng garne. Kaya dapat talaga sarapan na rin ang bunggang-bungga. Para payagan na tayo mag-asawa. Talaga na walang buhay. Tapos yung ginayat-gayat ko kanina na parsley mga kamangyan, anilagay ko na rin ho dini sa loob na rin lapu-lapo. Ay raw ho kasi ay pampabango dini sa isda. Pampabango pala sana daw ni na lang nilagay. Yung iba ho pala ang inalagay diyan sibuyas, bawang, kamatis, yung mga gayong-gayon. Pero syempre parsley ang alagay para maiba naman. Tapos naglagay na rin ho pala ako ng sesame oil diyan mga kamangyan. At syempre ho, arihong lemon. O diga akala mo pang mamahaling restaurant. So mamaya ho, pag napakuluan na yan, may alagay pa tayo sa pinakang ibabaw niyan. Hindi pa natatapos. At para nga ni ho maluto na ara, edi pumunta na ho ako din sa may tulyase, yung pinagpakuluan ho ng tubig. Sakto naman ho na mainit-init na, kaya sabi ko din ni kay kuya, ay siya na lang ho ang maglagay at baka mabitawan ko pa, aroy ah. Bali ay hintayin na lang ho pala ari mga kamangyan, at tingnan-tingnan din hanggang sa maluto na, ay for the go. Tapos pagpunta ko nga ni ho din sa bahay ko, buabaring si Ate Shin at saka si Kim. Ay kulitan na ng kulitan, parang mga bata din ay. Again naman ho talaga yan si Kim, lalo na kapag walang magawa, lahat na ikinulit. Hindi pa nga ni ho na kontento si paring Junyo at ayan at bumili pa nga ni ho ng buhay na tilapia doon sa labasan. Aba, tatay, parang napapansin ko talaga yung marami-raming inumin yan mamaya. Talaga nakakaamoy ako, hindi na lang ari pang ulam. Bari ko may napaghandaan talaga ari, naku. Pero sa tunay, alam nyo naman ho yan si tatay, mahilig ko talaga yan si isda kahit dati pa. Abay, kung mapapanood nyo ho yung mga vlog namin dati, talaga napunta kami kung saan-saan, manghuhuli ng isda. Tapos dati ho, kapag may bagyo o kaya naman ay sobrang lakas ng ulan, edi si tatay mapunta man din ang bukid. Ay, syempre ho, doon sa bukid na inapuntahan niya, meron ho doon madadaanan na sapa. Mauwi ho yan si tatay, talagang basang-basa, ang dumi ng damit. Tapos, sobrang laki ng ngiti niyaan dahil nga ni may daladala yung isdang pagkadami, yung buhay na buhay pa baga. Tapos nakalagay doon sa parang tangkay. Nahuhuli niyan tilapia, dalag, tapos alalin niyan doon sa kusina. Tapos mamalay ka mamaya-maya, nakapagpalit na agad, tapos yun, inakaliskisa na yung mga isda. Tapos aihawin na niya yun, o kaya naman ay agatan. O, ay may pangulam na kami. At dahil nga ni ho, namimiss na raw ni na tatay kumain ng inihaw na isda, ay di inihaw na lang ho, aring tilapia. O, diga, akala mo may outing. Habang wala pa nga ni ho kaming inagawa din sa bahay kubo, ay di nagtambay-tambay ho muna kami din. At gaya ho nang inasabi ko sa inyo, kapag nandito ho kami, talaga mapapatulala ka na laang. Pati ho man din aring aking pamangkin, ay tingnan nyo naman, akala mo yung pagkadami-daming problema sa buhay. Buti na nga nila ang din ho, at andito yung mga pamangkin ko, ay di may nalalaro-laro ako din. Siyempre, apatawan-tawanin, pero mamaya, apaiyakin. Grabe, the best kita. Ay di ka ho, inahintay pa namin na maluto yung tilapia at saka yung lapu-lapo. Kaya yung sinanay, tapos anong si Ate Shin at saka si Ate Tintin, ay magagayat na raw yung mga agamitin doon sa sausawan noong ulam. Sabi ko naman, oh, ay di sige, oh, ay di ako'y makakaligtas sa paggagayat. Ay, sa wakas. Gustong gusto rin ho kasi na inagawa yan ni Ate Shin at saka ni Ate Tintin, gawa ng diga ho, sila ay nag-stay ay doon sa Marikina. Nagaluto ho sila paminsan-minsan lang dahil nga na siyempre busy. Kaya ho, kapag andin kami sa kubo tapos may mga alutuin, talaga'y tanong-tanong agad yan dalawa, oh, anong agawin namin? Anong agayatin? Oh, ay si Arena, gayatin yun na. Tawa-tawa pa nga ni ho kami din kay Asher, gawa nga ni ho na kinuha yung lemon, tapos ayan at nginat-ngat na. Oh, ay tingnan nyo naman ang mukha, talaga ngiwit man din. Habang napanood nga ni namin, ay pati kami ay napapangiwit. Ay, aroy ka. Sabi ko nga ni ho kay na kuya, ay tingnan na muna yung na-steam namin na isda, baka mamaya yun ay wala ng laman. Dahil nga ni ho, malapit-lapit na aring maluto, kako ay lagyan na ho ng butter doon sa ibabaw. Siyempre ho, yun ay pandagdag ng alat, ng amoy, at saka ho ng lasa, tapos maya-maya kapag nainitan, matutunaw na yan, tas makalat ulit doon sa buong isda. Grabe, nakakagutom na ho, si Ui. So ayun, bali, nagawa nga nila ho si Ate Cindy yan, nung pinakang sausawa noong inihaw na tilapia. Depende naman ho sa inyo kung anong klaseng sausawa yung gusto nyo. Kung gusto nyo ay toyo lang, abay, ayos lang naman yun. Tapos ho, tinawag ko na si Ate Tintin, kako ay siya naman yung gumawa nung pinakang sausawa noong aming inaluto na steam lapu-lapo. After ho malagay yung mayonnaise, edi sinunod na ho aring paminta, aring garlic powder, onion powder, syempre ho aring asukal, tas mekos-mekos niya ni Insan. Huy! So, tutawa na nga ni ho ako diyan, gawa ng pagpunta ko ho sa loob ng bahay kubo, arehong pamangkin kong si JC. Iyak nang iyak dahil nga ni ho natila sa pagkadami-daming butol-butol. Kasi kanina ay nasama sa akin doon sa pagluluto. Ay tingnan nyo naman ho kung anong sinabi. Mami, ayaw ko na maluto pala. At syempre ho, si paring Junyo bilang isang mabuting lolo, ayan at to the rescue. Ayan ho, at may daladalang asin, palagay ho doon para daw matagtag na yung mga katikati. Natawa pa nga ni ho ako, gawa ng sabi ni JC Dian ay kung alutuin na daw siya at gawa ng nalagyan na ng asin ay aroy ah. Madalas pa ng mga kamangyan kapag nag-steam kami, mga 30 minutes to 1 hour laang. Pero dahil nga ni ho, aray medyo malaki-laki, baka mga isang buwan. Ho, hindi, sobrang tagal. Maabutin ho aray mga kamangyan ng isang oras at kalahati. Para ho, syempre, sure na luto din yung pinakang loob. At habang nag-iintay ho, ayan si na Ate Tintin at saka si nanay, nagbalat na ho sila ng mga pangmeryenda diyan. Buti na nga nila ang ho at may mangga tsaka may singkamas din eh. Kasama rin ho sa tanghalian namin mamaya tapos syempre pangmeryenda na rin ho ngayon. Ay for the go. At dahil nga ni ho medyo may laman na rin yung tiyan ni nanay, sabi niya ay mainom na raw siya Nereng Power Cells Herbal Capsule. Nakalimutan daw niya kasing uminom kanina umaga sa sobrang daming gawain. Paborito nga ni ho nilang inumin na rin ni tatay, gawa nga ni ho na ay may mga natural ingredients. Napanlaban ho sa anumang uri ng karamdaman. Hoy, kala mo talaga. Kailangan ho kasi nila aray lalo na ho at natanda na sila. Eh, kahit nga ni ho ako ay nainom din niyan. Sobrang dami
marami rin ho kasing benefits niya mga kamangyan. At alam ko ho, na familiar na rin ho kayo din ni dahil palagi din niyo yan naririnig sa radyo. Hindi lang din naman ho kami yung nainom niya. Anak ko, sobrang dami ho. Sobrang dami na ho natulungan niyan kaya talaga nakaka-proud. Ay, for the go. In 30 minutes ho mga kamangyan, sa wakas ay naluto na rin ho arihong ating steam lapu-lapu. At tingnan niyo naman ho yung itsura, natunaw na rin ho yung mga butter na nilagay ho diyan sa ibabaw. Buti na lang din ho at nilagyan namin ng foil diyan sa may ilalim kaya safe na safe. After ilang minuto rin ho pa ng mga kamangyan ay naihaw na rin ho aring mga tilapia kaya sabi ko din kay Kuya Bunjing ay ilipat na ho sa isang lagayan para ho kami ay makakain na. Grabe, saktong-sakto nga ni ho aring inihaw na isda doon sa ginawan sausawan kanina. Talaga naman ang kalam ng sikmura ako ay abot na hanggang bayan. Ay for the go. Ay pagkakuha nga ni ho ng tilapia ay di kinuha ko na rin ho arihong steam lapu-lapu. Naks naman, grabe mga kamangyan kapag magaluto ho pala kayo ng garni nako expect niyo na sobrang bango. Dahil nga ni rin ho yun doon sa parsley, sa lemon at saka ho doon sa butter. At dahil nga ni ho okay naman na lahat mga kamangyan, abay alam niyo na ho kumuha na ho kayo ng baho diyan. At kami ho ay sabayan niyo nang kumain din ni aba naman. Na-amaze nga ni ho ako din ni gawa ng sobrang kapal ho pala talaga ng laman na rin. Abay talaga'y mabubusog. Samahan pa ho na rin pagkasarap-sarap na sauce. At dahil nga ni ho kanina pa kami natatakam ayan ho at kumain na kami diyan. Ay for the go. Syempre iba yung saya ngayon mga kamangyan kasi syempre mas marami na ho kami ngayon din eh. Kaya nga nila ang ho at wala si Julie na gawa nga ni ho na nag-OJT. Naks naman kala mo talaga. 2 months ho siya doon sa kabila. Naku, matagal-tagal din. Wari ko yung mga dilata at itlog lang ang ulam nun doon. Huy! Kaya ngayon, tamang patakam-takam lang tayo ng mga ulam sa kanya. Huy, bad yun! At alam niyo ko mga kamangyan, diga kapag naluwas ho ako, diretso ho ako dun sa Marikina. Gawa ng doon ho nag-stay si na kuya. Gawa ng syempre, nandun ho yung trabaho nila. Tapos tuwing nandun ho ako, lagi na lang inasabi nila na may miss na daw nila yung probinsya, ganyan. Kaya ho, kapag nag-video-video kami sa Kubo, sa Bukit, sila din ho talaga yung mga inspirasyon namin. Kasi syempre, madalang sila makauwi ng probinsya, so kami yung magadala ng probinsya sa kanila. Sa pamamagitan ng paggagawa ng mga simpleng video namin, ganyan. Kasi pag nakakapanood daw sila, medyo nachichill-chill sila. Lalo na ho sa mga OFW, syempre, taunan yan bago umuwi. Kaya happy ako kapag may mga nababasa ako na super happy daw nila kapag nakakapanood sila ng mga vlogs namin. Tapos dati ho pala mga kamangyan, tanda ko ng mga bata pa kami, gustong-gusto ko na magabakasyon sa kabila, sa Maynila. So, syempre, masakay ka ng escalator, ng elevator, tapos mga matataas na building, tapos masakay dun sa LRT, ganyan. Kasi ho, yung mga kaklase ko, pag naririnig ko nagkakwento ng ganyan, inggit na inggit ako. O, syala, bata pa lang, inggitera na. Para kasi social-social ka na, tapos pag mauwi ka ulit ng probinsya, iba na yung tono ng mga salita, kunyari, eh. Kumain ka na ba? Eh, kasi ano eh. Basta parang hindi na probinsya na sobrang arte na ganyan. So, gusto ko rin maranasan yung mga gayong-gayon. Tapos, ho, nung magka-college na ako, sabi ko, gusto ko sa Maynila gaaral. Sabi ni nanay, alam, mahirap doon. Kala mo ibiro, ganyan-ganyan. Tapos, ang pasaway ko, so, hinayaan ako ni nanay. Nag-take kami ng entrance exam. Tapos, alam nyo, kapag sakay ko pala ang nung jeep, grabe. Siksika na, ganyan, paunahan. Tapos, sobrang ingay. Tapos doon ko na-realize, sabi ko, hala, ayaw ko ng garni. Kasi syempre sa probinsya hindi man maingay, tapos sariwa yung hangin, ang sarap lang hapin. Naku, buti na lang, hindi man ako nakapasa doon sa entrance exam. O, ay di hanggang ngayon ako'y probinsyana pa din. Huy! Kasi tunay pala talaga yung inasabi nila. Na kapag natanda ka na, mas gusto mo na lang yung tahimik na buhay. Tapos iba rin talaga yung pahinga na makukuha mo kapag nasa probinsya ka. Naks naman! So yun mga kamangyan, napasarap po talaga yung kain namin diyan. Abay, kitang-kita nyo naman, halos aray maubos na. Ay kumakain lang yung tinik, ay di kay akainin din. Aray, So yun mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Ay follow nyo lang ang ating page at sharing video, no? O, ay siya, hanggang dito na lang ang ating video. Tapayakin ko pa rin aking isang pamangkin. Bye-bye, love you. Huya!